Al Francis Chua nagsalita na patungkol sa pagkakapanalo ng Barangay Ginebra. At Ginebra, hahakot pa ng award ngayong conference. Sa nakalipas nga na Game 3 semifinal round, ay ispatted nga itong si Al Francis Chua sa tapatang Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. At sa clutch 3-point shot nga ni Jeremiah Gray, ay nakitang napailing na lang ang nasabing SMC Sports Director at napangiti sa ginawa ng Ginebra rookie. Marami nga ang nagsasabi na hindi nga daw sumunod si Jeremiah Gray sa script, kaya napailing si Al Francis Chua. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit napailing si Al Francis Chua matapos mag-advance ng Barangay Ginebra? Ang sagot nga dyan mga chong ay simple lang, dahil sa never say die attitude ng Barangay Ginebra. First to third quarter nga mga chong ay dominante ng San Miguel Beermen ang buong laro, dahil sa napakahigpit na depensa at hindi nga rin pumapasok ang mga tira ng Barangay Ginebra. Hirap din si Christian Stan Hardinger dahil siya nga ang pinagandaan ng San Miguel. Akala nga ng lahat ay talo na ang Barangay Ginebra at magkakaroon pa ng Game 4. Pero all of the sudden ay biglang ang nakakambak ang Ginebra. Kaya napailing si Al Francis Chua dahil sa napakagandang performance ng kupunan ni Coach Tim Gohn. Wala nga daw kinakampihan si Al Francis Chua dahil kahit ano nga daw ang mangyari ay isa lang ang makakapasok na SMC teams sa finals. Sa ngayon ay waiting na nga lang ang Barangay Ginebra kung sino ang makakatapat nila sa TNT Tropang Giga at Meralco Bolts na maghaharap pa sa paparating na Game 4 semifinal round. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Barangay Ginebra hahakot ng award ngayong conference. Ito nga ang Barangay Ginebra mga chong ay pasok na sa finals at nag-aantay na lang kung sino ang kanila makakaharap matapos nilang walisin papuntang Bora itong San Miguel Beermen. Napakaganda nga ng inilalaro ng Barangay Ginebra buong playoff series. Kaya naman, balik finals nga sila para depensahan ang kanilang kampiyonato na Governor's Cup at para sa three-peat title. Ngayon nga napasok na ang Ginebra sa finals ay expecting nga mga chong na hahakot sila ng awards. Unang-una nga sa pinakamatunog ay itong si Christian Stan Hardinger para sa Best Player of the Conference Award. Bago nga magsimula ang semifinal series, ay dikit nga lang itong si Christian Stan Hardinger at CJ Perez para sa BPC Award. At ngayon nga napasok na ang Ginebra sa finals ay malaki ang chance na si C. Stan na ang makakakuha ng Best Player of the Conference Award. Dahil bukod nga sa pasok ang Ginebra sa finals, ay si C. Stan niya ang outstanding player sa buong semis. Kaya walang duda na kay C. Stan mapupunta ang Best Player of the Conference Award. Pagdating naman sa Best Import Award, ay malaki nga rin ang chance ni Brownlee na makuha yan dahil ang kalaban nga lang nito para sa Best Import ay si Cameron Clark dahil ito ngang TNT Import na si Rande Hollis Jefferson ay isang replacement import lang at marami-raming laro itong na-miss sa TNT. Kung pwede nga rin makuha ni Rande Hollis Jefferson ang Best Import Award, depende sa magiging performance niya sa finals. Yan ay kung makakapasok sila sa finals. Pagdating naman sa Rookie of the Year ay pumapalag nga itong si Jeremiah Gray. Itong nga si Jeremiah Gray ang isa sa pinaka-inaasahan ngayon ni Coach Tim Cohn pagdating sa outside shooting. Sa katunayan ay ilang beses ngang sinalba ni Jeremiah Gray ang Ginebra. At ang pinakamainit-init pa ay ang kakatapos lang na Game 3 semis kontra San Miguel Beermen dahil sa kanyang magandang performance at clutch 3-point shot. Sa ngayon nga mga chong ay mahabol si Jeremiah Gray para sa Rookie of the Year. Pero ang malaking problema nga lang ay hindi nakapaglaro si Jeremiah Gray sa buong Philippine Cup. Sigurado na sana kay Jeremiah Gray ang Rookie of the Year kung nakapaglaro siya sa nasabing konferensya. At tingnan na lang natin kung ilang awards ang hahakutin ng Barangay Ginebra.